na sila na parang hari diyan sa Negros. Remember Colonel Major then Major Espinedo when I was the chief PNP. Yes sir, yes sir. I know him. Inassign ko sa pinaka drug influence area doon sa suportahan mo. Pag dinala mo doon, suportahan mo. Si Espinedo, pinadala ko doon. Pinadala ko ng maraming baril. At sino yung gusto mong taong dalhin? Dalhin mo. Pinadala ko doon. That's how you support your people. Tingnan mo kung hindi yung mga drug lord doon ng mga politiko, di ba? Ubos. Ay, happy Sunday sa atin lahat, mga kaibigan. Kamusta na kayo? Alam nyo guys, last hearing sa Senate, kung nakapanood kayo, nakamonitor kayo, nung nangyaring Senate investigation dito sa pagkamatay ni dating Governor Digamo. Ngayon, nagkaroon ng Senate investigation. Meron pagkakataon doon sa Senate investigation na pumukaw sa akin. At muling bumalik sa aking alaala na kung saan mismo si Senator Chinkoy Estrada ang nag-mention na saan na itong si Police Lieutenant Colonel Judy Espinito. Sa mga hindi po nakakaalam at sa hindi po nakakakilala sa background ni Colonel Judy Espinito, isa po siya sa mga masasabi natin noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga naman kinakatakutan. Totally, sa kisalitang kinakatakutan, siya po yung nagtrabaho doon sa Osamis City na mayor na kung saan inatasan siya ni Pangulong Duterte linisin, walisin ang mga illegal na droga at nung siyang na-assign dyan sa Osamis City sa pamumuno ni Mayor, dating Mayor Parahinog, talaga naman maganda ang naging resulta ng kanyang trabaho. Nahuli, bagkus, napatay nga lang. Oo, sa akin, okay yun. Why? Kasi kung ikukulong yan, at kung ganyan ang mga gawain, pabalik-balik, dapat lang tuluyan na. Pangalawa, itong nangyari, dati doon sa dating mayor din, na si Mayor Espinosa, na kung saan nasangkot niya sa illegal na droga, napatay din. Ang allegation, niyari daw nila Colonel Joby Espinedo. Yun ang sinasabi sa mga news. Pangatlo, siya po ang pinakakatakutan na pulis. Kasi pag siya ang nagtrabaho, asahan mo at hindi ka umayos at hindi ka sumuko ng maayos, magpapantay ang mga paa mo kay Colonel Joby Espinedo. Napapanahon na ba na siya ay ilagay dyan sa Negros Oriental para pangtapat sa mga Teves? Na di umano, yung iba daw na mga ibang police authority dyan, mukhang mga patong daw sa mga Teves at sunod-sunuran daw sa Teves. Ngayon, atin pakinggan ang akin exclusive interview through Ponpats kay Colonel Joby Espinedo. Good morning na. Long time here. Yes, boss. Ikaw, sir. Kamusta kayo? Okay nga. Hindi, sorry, sir. Sorry talaga na. Nakapagulong kami. Tapos katulog pag-uwi ba? Yes, sir. Kapon, oh. Yes, sorry. Sir. Hindi, sir. Ito, sir. Di ba napanood nyo yung Senate investigation doon sa Digamo case? Narinig ko na lang kasi. Oo. Sa kabisi ba? Narinig ko marami na. Saan, sir? Nananahimik na nga pangalan ninyo kung saan kayo naka-assignment. Tapos, biglang sinabi ni Senator Jinggoy na ang isang kagaya mo ang dapat i-assign doon sa Negros Oriental sa area ng mga Tubes. Praise the Lord. Kayo, sir, meron na bang order sa inyo doon? Wala naman so far. Opo. Pero sir, in fairness, tayo. Hintay mo lang tayo kung order. Yes, sir. Pero in fairness, sir, nung sinabi ni Senator Bato, wag na, kasi marami ng problema si Colonel Joby Espinedo.
marami na raw kayong ikinakaharap na kaso. Kahit naman ako, sir, may mga kaso rin ako kinakaharap ngayon. Puro cyber libel. Nung mula bumabas si PRRD, sinunod-sunod din ako ng cyber libel eh. Nung mga kalaban eh. Yes, sir. Pero ang kaganda sa inyo kasi totoo man yung ginawa mo, ang iba lang talaga maanoan sila kasi totoo man ang sinabi mo. Yes, sir. Pero sir, ito sir, balik tayo doon sa sinabi ni Senator Jinggoy. Paano sir pag kung sakali sa bagong uupong PNP chip at doon nga kayo in-assign sa area ni Tebes? I will follow order rin. Wala man tayong problema. Pagkatapos hindi man yung problema ang ganun kasi mas mamuliwa pa tayo sa NPA kay Amitina sa bundok. Pero yung ganun, hindi po, kilala na ang tao. Pagkatapos, ang problema lang yung kuamba, hindi naman sa kailangan ng matapang, hindi. Ang kailangan dito, yun yung may Panginoon talaga ang tao. May yes, Panginoon, tama po. May decision ba? Pag may ang tao kasi pag may Panginoon, dala na yun. Pagka matapang, dala na yung integrity ba? Yung pagkataong na hindi mabili. Ang patag lang may Panginoon kasi may balansi kung may Panginoon ang tao, hindi lang sa isang side. Lahat ng pihit, magami. Yes, sir. Yes, sir. Sir Joby, ingat parati kayo, sir, ha? Salamat sa time. Salamat po. Makita yung mukha mo sa post. Ayun nga pala, sir. Magkasama kami ni Mayor Elmer Cudilla noong Wednesday. Magkasama kami noong Wednesday, nabanggit ka nga niya. Sabi niya, uy, ninyo, kilala mo si Joby? Sabi ko, oh, sir, magkakilala kami ni Colonel Joby. Sabi ko, nagkakatext kami niyan. Sabi ko nga kay Mayor Cudilla, eh. Yung dating mayor ng Cormoc. Oo. And nagkasabay kaming manood ng PBA noong Wednesday. Ganun ba? Opo. Magkasabay lang kami eh nung nagmemeryenda ako doon biglang lumabas siya nagpa-picture sa akin, nanonood daw siya ng mga vlog ko. Pero una hindi ko siya nakilala, pero noon siya na nagpakilala na si Mayor Cudilla. Usang kasi nabanggit din yung pangalan niyo sa kanya. Sige sir, ingat kayo sir ha. Salamat sa time. Salamat. Thank you very much. Sige po. Ngayon mga kaibigan, napakinggan nyo ang ating interview kay Colonel Joby Espinido. Kung kayong tatanungin, dapat ba siyang ilagay dyan sa lalawigan ng Negros Oriental para magkaroon ng katahimikan, para magkaroon ng hustisya yung mga taong napatay na walang kalaban-laban pagkos na pag-initan lamang ng isang angkan? Kung kayong tatanungin, mga kababayan, kailangan ba ang isang Joby Espinido sa Negros Oriental para magkaroon ng peaceful? Kung pabor ka na ilalagay si Colonel Joby Espinido, paki-comment na lang po ang inyong reaction sa ating video clip na to at atin ipaparating sa pamunuan ng Philippine National Police at sa Department of Interior and Local Government through Secretary Benhor Abalos.